Good job. So this is my sewing machine. What's up guys, it's me again, Elsie, your DIY princess. So for today's video, I'm gonna show you the things that I use in sewing. But before that, please click the subscribe button if you haven't subscribed yet, and also click the notification bell para lagi kayo updated kapag may bago akong i-upload. So without any further ado, let's jump into the video. So the first thing that I show you is this one. Good job. So this is my sewing machine. So ano yung brand niya is Brother Sewing Machine, and then JA20. Kasi may ano diyan, may mga iba't ibang unit ata ng ganitong sewing machine, ganitong Brother Sewing Machine. So ayan guys, yung akin is JA20. Ito yung napili ko kasi mura lang siya. Wala kasi kaming budget ni mama noon. Gagawa ako ng other video guys sa pag ano, sa beginner's guide ng etong Brother, kung paano siya gamitin. So please stay tuned about this one, this sewing machine. Malalaman nyo kung paano ko siya gagamitin or paano natin siya gagamitin. Ito yung pinaka-importante guys, yung sewing machine ko, kasi hindi naman tayo makakapagtahi kung wala talaga tayong sewing machine. Pwede naman, pero hand sewing medyo matagal matapos yung project kapag hand sewing. So, importante to. So, next is itong mga threads. Yeah, threads. So, this one is nabili ko siya sa Shopee for only 45 pesos yung isang ganito. Pag binili mo siya sa isang department store, medyo mas mahal. Bumili ka na lang sa Shopee ng ganito. Mas malaki, mas maganda. Mas madami kasi siyang magagamit. Ito, gamit na gamit ko itong white. So, bibili ako ulit sa Shopee. Ilalagay ko siya sa description box yung link ng mga thread. So, next is tita. Charot. Tita yung kakain. Ang laman nito is itong elastic thread. Dalawa yung binili ko. Kasama siya nitong thread. So, kasama siya dito. 98 pesos tong isa. So, kumuha ako ng dalawa kasi nga importante ito pag nag-shearing ako ng damit. Next, ang laman ng aking mahiwagang box ay itong mga threads. Hindi, wala kasi akong lagayan, kaya yung sika na lang. So, ito. Wala kasi akong lagayan, guys, kaya ito na lang. Ito lang naman yung mga laman. Mga threads lang yung laman dito. So, next naman is itong lagayan ko ng buttons. So, sa lahat ng mga videos ko, nakikita nyo to. Pag nagtatanggal ako ng buttons, inilalagay ko dito para ipunin siya. Recycle yung tawag dito. So, next is itong tape measure. Importante itong dalawang to. Taylor's chalk yung tawag dito. So, next is itong pin cushion, then mga pins. Ayan, mga pins yan guys. Importante din to para hindi mawala yung mga pins mo. Kasi ito, nakikita nyo to lagi sa video ko. Ito yung lagayan ko ng pins. Tapos, kapag natatapon siya, so, ito na lang yung gamitin mo. Yon. Next is itong gunting. Kailangan na kailangan mo tong gunting. Next is itong lagayan ko ng adjustable ba tawag dito guys? Yung sa bra, pang-adjust ng strap. Basta yun, pang-adjust ng strap, andito. Tapos, andito yung hook and eye. Tapos, yung mga kailangan sa sewing mo, ganun. Next is, itong blade, tsaka itong seam ripper. Kailangan na kailangan to. Nakikita nyo lagi ito sa videos ko na ito yung pantanggal ko ng pockets. Pag beginner ka pa lang, ito yung gamitin mo.
seam reaper siya, ayan. Kasi pag ito, nahihiwa yung mga ano mo, yung tela mo. Sayang naman, diba? Next one is itong threader. Nabili ko lang to sa department store ng 14 pesos. Yun. Ito yung pang-putol ng threads. Oh, diba? Naputol siya. Next is itong tracing wheel. So, optional lang naman to. Pwede namang wag na lang. Pero pag beginner ka pa lang, kailangan nito. Kasi nga, may mga sides na hindi mo siya matrace or ito talaga yung pang-trace mo. So, yun yung gamit nito. Next is, eto. Kung lagi nyo ito nakikita sa videos ko, pag naglalagay ako ng garter or elastic band sa isang damit, ito yung ginagamit ko as a guide. So, next up is this one. Ruler, ay. Ganito na lang para mas ano. Ruler, tsaka meter stick. Kailangan mo to kasi kapag may lines, ito yung gagamitin mo. So, optional lang yung meter stick kasi wala, nagmamaganda lang ako. So, lastly is itong... So, lagayan ko siya ng aking bobbing case. So, yun lang guys. And, tapos ng ating video. So, hopefully to see you in my next one. Bye guys!